Lahat mga kababayan, sa amang panike ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, ito po yung nire-request po ninyong topic, no? Yung paghamon ni Marcoleta dito po kay Raffy Tool po, na sila ay magkaroon ng diskusyon, no? Hinggil po rito sa hindi po makakapayag si Marcoleta na pagbintangan sila o yung lower house, House of Representative, pagbintangan sila ni Raffy Tool po na sila yung hindi naglagay, no, ng DICT project. Okay, pag-usapan din po natin, finally, nagsalita na po si Pangulong Marcos, kasi maraming agam-agam, marami po nagsasabi na suwestyon na dapat papasukin na ni Pangulong Marcos yung ICC. Ito po, finally, nagsalita na po si Pangulong Marcos tungkol po rito sa ICC na to. At iba pa pong mga balita. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Unahin na po natin. Ito, kaya ako natagalan eh. Alam nyo naman, hindi tayo teki. Eh, may inihanda po tayo para mapakinggan po natin to si Tito Bongbong sa kanyang pahayag po. At natutuwa po tayo na ganito po ang pahayag ni Pangulong Marcos dito po sa ICC, no? Pakinggan po natin si Pangulong Marcos sa kanyang pahayag sa ICC. Teka lang, ayusin ko lang tong ano. Okay. Hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Hindi na siguro talaga tama 'yan. Di tama 'yan, di gagawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo at hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin at saka minamata tayo nitong mga puti. It is hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation. We are no longer a colony of any one of them. And that we are a mature sovereign nation with our own ways of doing things, and it is not for them to judge us because we do not judge them. Very well said po, no? Pangulong Marcos. Tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi. Okay, napakaganda po ng sinabi ng ating Tito Bongbong, no? Akala nyo hindi kami nakakaintindi rito. Tinatrato nyo kami na alipin, no? Hindi na po ubra yan, no? Yan po yung sinabi ni Pangulong Marcos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagre-reiterate po doon po sa ipinangako ninyo sa amin na sa anong panahon po na eleksyon, di po ba? Alam naman natin lahat na sinabi po yan ni Pangulong Marcos na hindi niya po papapasukin itong ano na to, itong ICC na to. So maraming salamat po at may isang salita talaga kayo, at dahil diyan sa hindi niyo pagpapapasok sa ICC, talagang yung suporta po namin ay natutuwa po kami. Maganda po yung mga pinunto ni Pangulong Marcos eh, no? Una po sinabi niya na hindi na kami nakakalimutan itong mga imperialists. Tinawag niya po mga imperialist itong mga nasa ICC, no? Teka, nagulo na po ang buhay ko. Ito problema ko pagka nagtatangka ako maging teki. Wala na, hindi ko na alam kung nasan na ako. Hindi ko na alam kung saan na napunta yung pagmumukha ko. nagmamarunong ka, pateke-teke ka. Okay. Teka lang, hanapin lang na.
Sana nariyan pa ako. Teka lang, i-re-restart lang natin. Nawala ako. Okay. Ayan. So, ang ganda po ng mga sinabi ni Pangulong Marcos, no? Ramdam niyo po, no? Pikampika na siya rito sa ICC na hindi niyo po kami pwedeng diktahan, no? Katulad po, who are you to judge us? Just like we don't like to judge you. Sa madaling salita, kung hindi ka Dr. Lenny Robredo, napunta pa rin kay Lenny Robredo. Sa madaling salita po, may kanya-kanya po tayong, yung soberenya po namin, maliit nga kaming bansa, hindi nyo na po kami sakop, napakatagal, no? Ang akala nitong mga imperialist countries na to, ay didiktahan pa rin nila yung maliliit na bansang tulad natin, no? Meron na po kami rito, hindi po kami miyembro. I-stress po ni Pangulong Marcos, hindi kami miyembro, hindi nyo kami miyembro, no? Kami ay masariling paraan dito ng may sarili po kaming sa makatuwid, may sarili po kaming batas na sinusunod, hindi po kayo, hindi po nyo kami sakop. So wag na po sana kayong ano. Igalang po ninyo yung pagiging bansa po namin. Tapos na yung panahon na dinidiktahan nyo kami at nanginginig pa kami na sumunod, hindi na po yan, no? Ang gusto ko rito kay Pangulong Marcos, ang tagal na, ang ano na ng issue na yan, eh, no? Kinakabahan din talaga ako, ba? Baka nga. parang iba po yung diskarte ngayon ni Pangulong Marcos, no? Yung hinaharap niya na po ngayon yung ano, yung problema, nagsasalita na po siya, yung ICC. Ngayong sinabi niya na yan, alam natin na marami po reaction yung mga kakamping dyan balang araw, etong mga susunod. Pero natutuwa po kami, no? Kami pong mga kulto ni Digong. Masayang-masaya po kami sa tinuran po ninyo, mahal na Pangulo. Katulad po ng sinabi namin, maraming salamat po. At hindi po ninyo, no? Yung inyo pong pinangako nung nagdaang kampanya na hindi nyo papapasukin yung ICC ay ano, tinutupad nyo po, no? ICC, kung marunong po kayo, nagsasabi kayo na crimes against humanity. Hindi ba crimes against humanity yung hindi naman kami miyembro ng inyo? Wala po kayong jurisdiction dito. Dagdag lang po natin, kanina binabasa ko po yung mga tungkol sa ICC. Actually, question na po yan, eh. Yung pong question na po sa Supreme Court. Kasi si Pangulong Duterte po yung nagtanggal sa atin sa pagiging member natin ng ICC. Question na po yan ng mga netong mga dilawan at mga kakamping sa Supreme Court. At sabi po na sa Supreme Court, walang illegal o legal yung ginawa ni Pangulong Duterte na pagkalas natin sa ICC, no? So yan po, Supreme Court na po yan. Kaya sana itong mga nagpipilit na papasukin yung ICC, nagsalita na po yung ating nagsalita na po yung presidente ng Pilipinas, nauna na nagsalita yung DOJ secretary, no? Yung Supreme Court po, in-uphold po yung pag-alis natin, pagkalas po natin dyan sa ICC. Yung ginawa po ni Pangulong Duterte, sinabi po nila, legal, may karapatan si Pangulong Duterte na kumalas tayo sa isang organisasyong international dahil siya ang presidente. Ang presidente po ng Pilipinas ang nagpapasya ng tunguhin ng ating foreign
Yung ating foreign policy po ay ang nagigiyan yan, Pangulo po ng Pilipinas. So, nung narinig ko po to, talagang hindi ko po mapigilan na ako ay matuwa, no, sa inyo mahal na PBBM. Nire-respeto po ninyo ang aming mahal na, ang ating dating mahal na Pangulo. Asahan nyo po na ipagtatanggol namin kayo. Kasi ang hirap po eh, no? Ang dami nagawa ni Pangulong Duterte, sabi nga niya, etong war on drugs niya, talagang buhay niya, buhay ng pamilya niya, tinaya niya rito, no? Buhay ng mga kapulisan, mga sundalo. Hindi po simple yung nilabanan ni Pangulong Duterte. Ang dami po nagawa sa bansa ni Pangulong Duterte, build, etc. Paglaban sa krimen. Tapos tayo po ba, pag nawala na siya sa pwesto, di ba? Yan po ba igaganti natin? Ipakulong siya? Katulad ng gustong gawin ng mga Dilawan? Imagine niyo po, no? Mabuti na lang hindi nanalo si Lenny. Alam niyo po, nakinikinit ako na. Una pong gagawin ni Lenny, hindi pa po nagpapa siya yung ICC, iimbitahin niya na. Baka magkaroon pa tayo na opisina rito na ICC sa loob ng Malacanang mismo. Kaya maraming salamat po, mahal na Pangulo. Yun lang po ang tangay naming masasabi. Okay, Pangkape Boss Buds, kulto ni Duterte forever, XYZ. Thank you very much sa $499. Okay, punta na po tayo rito. No? Ito po yung sinasabi natin. Hinamon na po ni Marcoleta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marcoleta. Punong-puno na kitul po eh. Ito po yung mga binitawan. Ilan na tandaan natin sa mga binitawan ni Marcoleta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo, senador, ibahin mo ako. Nung po pa, sabi ko, ang tindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po paratang ni Marcoleta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Raffy Tulfo, no? Ha? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Raffy Tulfo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Raffy Tulfo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta eh. Kahit sa sarili mong channel, Raffy Tulfo, hinahamon ka ni Marcoleta. Diyan nyo pagdiskusyonan. Diyan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadjetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo, senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun. Tapos hinamon niya ng diskusyon. Patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, sinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT. Eh, ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya, senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulfo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa. Ikaw, no? Ikaw, Raffy Tulfo. Sabi niya, Senator Raffy Tulfo. Ay ang energy, ha? Head ng energy committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong mag-diskusyon.
Dahil ako rin ang energy, sabi niya. Tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Kita niyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Eh, si Manny Pangilinan, na wag na po nating sabihin, mali ako. Oh, bura. Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay, siya rin may-ari ng News 5, TV 5, na kung saan ay mayroong programa si Rapi Tulpo in Action. Kita nyo, napag-uugnay-ugnay natin. Ha? Pwede nyo po pag-uugnay-ugnayin ng matino. No? Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulpo halimbawa pong nakipag-debate. Kasi parang nakinikinita ko na eh. No? Parang nakinikinita ko na na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay si, wag na natin pangalanan, na si Manny Pangilina. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulpo ay patuloy na, anong tawag dyan? Nagbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. Yun yung sinasabi natin na baka sabihin nyo naman, no? Ito kasi maraming magsabi ng ganito. Eh, hinahamon mo si Tulpo, sabihin nyo. Nang debate, si Pangulong Marcos nga, nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon kay... Actually, hindi debate ang hamon ni Marcoleta. Kasi kung debate, eh, malamang, diskusyonan lang, diskusyonan. Pero ganun din yun. anong gusto kong sabihin, nakalimutan ko na tuloy. Ang dami ko kasi pasakali. Nililiko-liko ko kaya Ayun. Ayan po. Eh, paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulpo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipag-debate. Oh, yeah. Pwede yung ikatwira niyan, di ba? Inunahan ko na eh. Okay. Si PBBM, tama po yun, hindi po siya nakipag-debate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipag-debate. Hindi po parte ng trabaho ng presidente ng Pilipinas yung pakikipag-debate. Samantalang, ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa iyo, mag-diskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakapaligid. Oh, payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available. Gusto lang niya mapakita, ha? Gusto niyang itanong sa'yo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 ng sa DCT. Hindi lang daw po pagpupondo. DICT, hindi lang po pagpupondo ang kinakailangan gawin diyan, kundi aralin, no? Bakit yung internet natin, idugtong ko lang ha, kahit na medyo sala sa labat. Alam po ninyo, kaya ako against na against sa privatization. Pangako lang po yung gaganda ang serbisyo pag pinrivatization na iya. Kalukuhan yan. Matagal na pong private ang ating internet. Matagal na pong private yan.
gumanda ba internet natin? O ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Ha? Yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Hindi daw dapat ganun. No? Ang naging trabaho ng mga yan. Dapat po na puwersa sila noon na maglagay ng mga cell site dun mismo sa mga kanayunan. O, ayan po. Nauunawaan daw ba ni Rafi Tulpo yan? Tanong ni Marcoleta at tinatanong ko na rin. Masarap po yun eh. Alam po ninyo, masarap po na nakikita yung mga senador. Si Manny Pacquiao nga, hindi umatra sa debate. Di ba? Nakita natin. Oh, bagitong-bagito pa lang si Manny Pacquiao no, nakipag-debate. Ngayon, hinahamon ka ng diskusyonan sa sarili mong channel, sa sarili mong vlog. Eh kung ako yan, may naghamon sa akin dito. Hindi ko rin pinatulan. Hindi, iba kasi yung hamon eh. Una, hindi naman yung vlogger yung naghamon sa akin, di ba? Eh, napikon na rin ako eh. Sinabihan ko na rin na, sige, maglatag kayo kung ano yung pagdidebatihan natin. Siyempre, kayo naghamon eh. Kayo mag... Eh, si... Ganun po ang paghamon ng debate. No? Sa mga gusto pong maghamon ng debate sa akin, yung paghamon po ni Marcoleta, inilatag po niya. Ano yung pagdidiskusyonan? O, di ba? Ibinigay ng mga topic. Ito, pagdidiskusyon na natin, paano mapapababa yung kuryente? Paano mapapaganda sa internet? Mapapalakas yung internet natin? O, yan ang kinakailangan. Ang tanong, tatanggapin ba ni Rafi Tulpo yung hamon na yan ni Marcoleta? Abangan natin, alangan naman masagot natin. Malay mo, tanggapin. Alam ko yung ginagawa ni Marcoleta. Bakit binibigay yung mga ano eh? Bakit binibigay yung... Alam niyo, binibigay niya yung mga... Ito ang ano, kasi mag-aral man si Tulpo. Eh, yun nga, iniintay ko nga si Quadro Alas nga, walang signal do kaya hindi nakakapag-live. Okay, kaya nga po, hindi po pwede na hindi kayo mapalulusutin ni Marcoleta. No? Total, kinakantsawan mo sila. Sila sinisisi mo. Bakit walang budget yung DICT? Binalikan ka ni Marcoleta. Ikaw naman daw, eh, walang budget. Eh, di magdiskusyonan kayo. Kung sino nagsasabi ng totoo. Yan po maganda. Magdebate kayo kahit saan daw eh. Kahit sa channel mo. Aba, napakaswerte naman. Binigay pa sa iyo yung mga channel. Binigay pa sa iyo yung mga topic. Mapaghahandaan mo. O ngayon po, titignan natin, no? Hindi po tayo ano, hindi ko sinasabi na hindi kaya ni Rafi Tulpo. Napakalakas ni Rafi Tulpo. Ha? Hindi ko sinasabi na hindi niya kaya si Marcoleta. Kinakailangan niyang kayanin dahil trabaho nila sa Senado. Eh. Hinahamon siya ngayon. Magdiskusyonan. Hindi po ay kilala na natin si Marcoleta. Hindi po atras yan. Hintayin po natin. Si Rafi Tulpo. Kung sasagot po, no? Ha, matagal na ba yan? hindi po. Titignan nga natin eh. Kahit ba anong discarding eh. Titignan natin kung makakaporma siya kay Marcoleta. Punta na po tayo sa iba nating topic. Natutuwa talaga ako rito kay Pangulong Marcos. Iba, alam mo Pangulong Marcos, dalas-dalasan mo yung pagbira dyan sa mga... Ito po. Ang sabi po ni Grandmaster, konting tulog na lang. Ako naman ang tataas. Picture po ng bawang. Alam mo, bilib na bilib ako sa inyo mga...
mga ano. May nag-iimbestiga po ba sa NBI? Imbestigahan nyo po itong mga kakamping ko. Kasi ngayon pa lang dinideclare na nila na tataas yung presyo ng bawang. Bakit kaya? Meron ba kayong kakilalang hoarders? Paano nyo nalaman na tataas ang presyo ng bawang? Kasabot ba kayo dyan sa mga hoarder? Yung GMA 7 kasi nagpauso niyan eh. Yan yung sinasabi natin eh, di ba? Word of mouth, GMA 7. Ha? Sana merong mag-aral, no? Hindi lang ako abogado eh. Pero yung pong ginawa ng GMA na binalita na wala nang mabiling bawang na local. Panlilito po yun. Magkukos po yun ng mga panic buying. Mabuti na lang, walang panic buying. Panic lang ang nangyari. Okay. Eto po. Matindi talaga tong nanay nyo. Naroon na naman sa ano. Naroon po to si Nanay Lenny Robredo. Naroon po sa Norway yata to. Eto po ang sinasabi niya. May sagot po siya sa pambabardagul daw. Ayan, pinagtatawanan po nila ng kanyang audience. Yung pagsakay niya daw sa bus, ginagawa pong issue ng mga natin, no? Samantalang hindi naman daw siya nang hingi ng pamasahe. Eh, ayaw mo palang gawing issue yung pagsakay mo ng bus. Eh, bakit mo pinos? Alam mo naman yun eh. Hindi ka naman, alam mo Lenny, maaaring lutang ka pero hindi ka naman bobo. Hindi ako naniniwalang bobo ka eh. Lutang ka pero hindi ka bobo, no? Hindi ako naniniwalang bobo ka. Alam mo na pag pinos mo yun na ikaw ay sumakay ng bus, sinundan mo pa ng video, alam mo yun eh, na magkukosyon ng reaction, no? Ngayon, biglang, ito problema ng mga kakamping eh. Gusto ninyong magpapansin, kaya kay nag-post na sumakay si Lenny sa bus. Sa'yo galing yan. Kanino, makakakuha ba ng picture yung mga kakamping na hindi sa'yo galing? Gusto mo kasing i-present na ikaw ay makamasa, makamahirap, at alam mo rin na magre-react kami. Di ba? Alam mo nga yun, hindi nga sabay yung video. Alam ko, discarding yan eh. Hindi sabay yung video yung pinalaba. Inuna mo muna yung picture. Para pag kinwestiyon namin, hindi totoo yan. Ilalabas mo ngayon yung video. Wala po kaming pakialam sa'yo eh. No? Ngayon, binubudol mo kami. Parang kami na ngayon ang may issue ng bus. Eh ayaw mo pala magkaroon ng issue sa bus, huwag ka maglabas ng picture. Di ba ganun lang yun? Gusto mo palang tahimik ka lang na sumasakay ng bus. Walang alingas-ngas. Bakit ka nag-post ng picture? Hindi ka bobo. Alam mong magkakaroon na reaction. Tapos, ultimately, sasabihin mo ngayon sa mga audience mo, ginagawa nilang issue yung pagbubus ko. Eh, sino ba gumawa ng issue ng pagbubus mo? Hindi ba ikaw? Hindi naman kami. Kung ayaw mo magkaroon ng issue yung mga ginagawa mo in the future, huwag ka magpo-post ng picture at video. Yun lang yun. Pag wala kang pinupost, ano pag-uusapan? Eh, hindi lang pinos eh. Eh, pinakalat nyo eh. Dahil nangangampanya kayo. Ngayon, baliktad. Kami na ngayon na nag-i-issue ng pagbubus mo. Hindi ka naman ang hingin ng pamasahe sa amin. Tama naman yun. Pero hindi ka, wala kaming kabalak-balak gawing issue yan dahil, okay, punta po tayo sa iba. Ala, nawala yung iba ko.
dahil sa pagpapakita ko. Dahil sa pagpapakita. Alam nyo, gusto ko sana yung may mga video. Kaya nalilito po talaga ako eh. Nawawala ako sa hulog. Pasensya na po kayo. Ito ang sabi ni Dacilistin. Ah, madalas na natin to eh. Tignan nyo po kung paano nila present to. Balitan sangkot sa kartel sa Department of Agriculture ang kapatid ng First Lady. Marcos Jr. must resign at day at the earliest possible time. Tindi, no? Okay. Ito po ang sinabi, ha? Ulitin ko lang. Balitang sangkot sa kartel sa Department of Agriculture ang kapatid ng First Lady. Ang daming ano, no? Ang daming sanga-sanga. Okay. May kapatid yung First Lady na asawa ni Pangulong Marcos. Ang balita nyo, sangkot sa kartel. Sino nagbalita? News 5? TV 5? ABS-CBN? GMA7? CNN? Philippines? Nakasubaybay po ako ron eh. Hindi sa kanila nagmula ang balita. Pinagre-resign nyo yung na hindi nyo nga sinabi kung saan galing eh. Di po ba? Niwala kayong source. Eh alam ko na ngayon kung sino source nyo yan eh. Huhulaan ba natin kung sino source nyo? Hulaan natin. Ito ba ay meron letter Maharlika? So pinagre-resign ninyo ang Pangulo ng Pilipinas dahil may source kayo na nagngangalang nagsisimula sa Maharlika. Magre-resign yung Pangulo ng Pilipinas dahil sinabi ng source ninyo na may balita siya na sangkot sa kartel yung kaibigan ng kapatid ng asawa ng Pangulo ng Pilipinas. Utsa. Dahil anong ebidensya? May ebidensya raw, may picture. May picture. Picture. Hindi nyo ba naintindihan talaga mga kakamping? Hindi nga binalita ng GMA, ABS-CBN, CNN. Nakukuha nyo? Ang source ninyo, pinagre-resign nyo yung Pangulo, ang source ninyo ay nagsisimula sa letrang Maharlika. Pero kahit nga yung source ninyo, hindi naman tinutukoy na may kaugnayan si Pangulong Marcos. Ha? Ang sinasabi, katrabaho ng kapatid ng asawa ni Pangulong Marcos. Dahil ang ebidensya, may picture. Kawawa talaga itong mga kakamping ke. Budol na budol kayo ni Maharlika eh. Huwag na natin banggitin pala ang pangalang Maharlika. Okay, yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Pwede na po tayong magbukas ng ating himpilan sa